Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23, at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Lunes, ikalima sa buwan ng Agosto 2024. Unity Walk laban sa suspensyon ng PUV Modernization Program, lumarga na. Pasada Balita! Sinasabing paihi system sa mga lumubog na barko sa Manila Bay, iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard. Pasada Balita! 20 million pesos reward alok ng KOJC sa makapagtuturo sa nagbigay pabuya sa DILG. Kapalit ng impormasyon sa kinaroroonan ni Pastor Kibuloy. Pasada Balita! Sa balitang pangkalakalan, bilyong pisong buwis mula sa mga online seller, makokolekta ng BIR. Pasada Balita! Balita sa ibayong dagat, 53 katao patay sa kaguluhan sa Bangladesh. Pasada Balita! At sa balitang pampalakasan, ikalawang gintong medalya sa 2024 Paris Olympics, nasungkit ni Carlos Yulo. Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Pasada! Pasada! Balita! Magandang maulang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Sa latest ng Filipino Mirror, umarangkada na ikinasang Unity Walk ng ilang grupo ng transportasyon laban sa rekomendasyon ng Senado na suspindihin ang Public Utility Vehicles Modernization Program ngayong araw. Ayon kay Ed Comia, convener ng AKAP o AKAP Mo, o kooperatiba at korporasyon ng Alyansang Pilipino para sa Modernisasyon, 500,000 hanggang 10,000 tsuper o 1,000 tsuper at operators ang dadalo mula sa hanay ng consolidated na transport cooperatives. Magkakaroon din anya ng sabay-sabay na protesta sa ilang bahagi ng bansa, partikular na sa Cagayan de Oro at Cebu. Desmayado rin ang mga miyembro ng transport group na AltoDAP dahil anila minorya ang napakinggan sa ginawang pagdinig. Iginit ni AltoDAP President Melencio Vargas na hindi nabigyang pagkakataon na magsalita ang kinatawan ng 80% na nag-consolidate sa nasabing programa ng pamahalaan. Pasada Balita! Tiwala naman si Senator Sherwin Cachalian na magiging matagumpay ang implementasyon ng PUV Modernization Program kung mayroon lamang sapat na suporta mula sa pamahalaan. Kabilang ang senador sa mga lumagda sa resolusyon para suspindihin ang PUVMP upang mapag-aralan pa niya kung paano ito epektibong maipatutupad. Ilan anya sa mga dapat talakayin sa programa ang kakulangan ng tulong pinansyal sa mga operator at driver na mapipilitang bumili ng unit na aabot sa mahigit 2,000,000 piso ang halaga. Bukod dito, iginit pa ng senador na hindi rin mararamdaman ang retraining at livelihood programs ng pamahalaan para sa mga tsuper na piniling hindi makiisa sa nasabing programa. Pasada Balita! Dumipensa naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa kanyang paglagda sa resolusyon para suspindihin ang PUV Modernization Program. Paliwanag ng senador, hindi dapat maging sapilitan ang pagsali sa nasabing programa.
Sa kabila nito, sinabi sa DWIZ ni Senador Pimentel na kung nais anyang ipagpatuloy ang mga consolidated PUV, ang mga modernization program, maaari naman itong magsilbing subject ng pilot study at makita kung magiging epektibo ito sa mahabang panahon. Pwede naman kasi suspendihin ang programa in the sense na huwag mong pilitin yung mga hindi nag-consolidate at ipayagan mo pa rin yung individual person na magkaroon ng prangkisa na pwede siyang mag-operate ng jeepney. Ngayon, yung mga nag-comply na, ituloy sila, sila ang pilot study. Pag-aralan sila kasi meron tayong mga reports na natatanggap na may mga failing na na-cooperative. Hindi na sustain ng cash flow, ng kita, yung konsepto. So, marami din nagsasabi na successful sila. So, pero tignan natin kasi ang success, hindi lang naman yung successful kami sa 3 buwan na kami. Hindi, ang tinitignan natin dito, after 2 years, successful pa ba kayo? Yung business model ay nag-work. Pero kailangan yan work over a period of time. Kung ang dami yung subsidy na mga pinagtatanggap, artificial success po yun. Tignan natin over a period of time. Wala nang dumarating na mga subsidy. Kung talagang yung business model ay gagana o hindi. Yan po ang tinig paliwanag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa panayam ng DWIZ. Pasada balita! Sa iba pang detalye ng mga headline, iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard kung sangkot sa smuggling o paihi system ang 3 barko na nadisgrasya sa Bataan. Ayon kay Coast Guard NCR Bataan Station Commander Lieutenant Michael John Encina, tinutukoy na ng PCG kung ano ang tunay na dahilan kung bakit sa Bataan lahat lumubog. Ang MT Terra Nova, MT KR Jason Bradley at MV Mirola 1. Idinagdag pa ng opisyal na posibleng sangkot ang mga ito sa paihi system o ang pagsasali ng langis mula sa malalaking barko patungo sa maliliit na sasakyang pandagat upang makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na magiging transparent ang magiging resulta ng investigasyon kaugnay sa mga lumubog na barko. Pasada balita! Umabot na sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng Bataan oil spill sa mga palaisdaan sa lalawigan ng Cavite. Batay sa ulat, naging matumal ang bentahan ng shellfish at isda sa nasabing probinsya kung saan ilang fish stalls sa Noveleta ang nagsara na dahil sa epekto ng tumagas na langis. Iniulat ng Office of Civil Defense na mahigit 25,000 mangingisda at magsasaka na sa Calabarzon ang apektado ng oil spill. Samantala, nagkakasa naman ng 1 billion peso lawsuit ang pamahalaang panlalawigan ng Cavite laban sa may-ari ng lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Pasada balita! Inaasahan namang darating na sa bansa ngayong araw ang Vietnamese Coast Guard vessel CSB 8002 o 8002 para sa joint rescue drills at training kasama ang Philippine Coast Guard. Sakay ng barko ang mahigit 80 crew sa pangunguna ni Vietnam Coast Guard Region 2 Deputy Commander Senior Lieutenant Colonel Huang Quoc Dat. Bukod sa joint training, bibisita rin ang Vietnamese Coast Guard o Coast Guardsmen sa National Coast Watch Center ng PCG, Marine Science Investigation Force at Offshore Patrol Vessel BRP Gabriela Silang. Ayon sa Vietnamese Defense Ministry, layo nitong mapatatag ang ugnayan ng 2 bansa at matiyak ang kapayapaan sa karagatan. Matatandaan nitong Enero lamang nang lumagda sa 1 kasunduan ng Philippine at Vietnamese Coast Guard para sa pagbuo ng Joint Coast Guard Committee at Hotline Communication Mechanism. Pasada balita! Sa latest ng Filipino Mirror, formal lang kinasuhan ni Philippine Charity Sweepstakes Office GM Mel Robles ang vlogger na si Claire Contreras o mas kilala sa tawag na Maharlika. Kabilang sa mga kasong isinampa ni GM Robles, ang oral defamation at invasion of privacy. Ayon kay GM Robles, ito ang kanilang naging desisyon upang ipagtanggol ang pangalan at dangal ng kanilang pamilya
dahil dinamay na anya ng vlogger ang kanyang asawa at menor de edad na anak. Gayet pa ng PCSO official, hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ng kanilang pamilya ang hostisya. Pasada balita! Samantala mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ngayon si DOTR Undersecretary Andy Ortega. May kinalaban po ito sa PUV Modernization Program. Yusek Ortega, Johnny Banyes po, good morning. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning, John. Magandang umaga sa inyo. Apo, una-una sa lahat, Yusek, maraming salamat sa pagkakataon na mabigyan natin ng update at linaw itong isa sa mga malalaking balita natin ngayon, yung Unity Walk na isinasagawa ng mga operator at driver ng PUV, and at the same time, yung desisyon ng majority ng mga senador na magkaroon ng pansamantalang pagpapatigil dito sa programang ito. Ano na po ang update, Yusek Ortega? Unang-una, John, tuloy-tuloy ang pag-unity walk ng mukhang napakaraming transportation cooperatives. Apo. At saka mga korporasyon ngayon. Nandiyan sila sa welcome. Nagsimula sila, I think 5 a.m. pa lang, nagsimula na sila. At tuloy-tuloy ang kanilang paglalabas para iparating yung kanilang mga nararamdaman. Alright. Na-monitor ko sa ilan sa mga panayam sa'yo, Yusek Ortega, na ikaw ay naniniwala na dapat ituloy itong programang ito at ito ay na-improve na at kailangan pang or open pa rin for improvement. So ibig sabihin, with due indulgence sa mga senator, kung ikaw ang tatanungin, dapat po ituloy ito at huwag suspindihin. Tama po yun, John. Yung position or yung narinig mo na naiparating ko, ito talaga ang position ng DOTR. Ito ang nailahad at naiutos sa amin ng Pangulo. Last year pa to, kaya nga dahil sa naging maayos yung numero, napapaganda yung, alam mo na, yung programa. Even though there are many challenges, tuloy ang programa because the solution are coming in. Apo. Pumapasok ang solution from other sectors at talagang gustong tumulong. So para sa amin po, ituloy po, nararapat pong ituloy ang ating programa. Ngunit naghahanap po tayo ng solusyon sa mga ibang bagay po. Alright. Nagkaroon na po ba kayo ng audience sa mayorya ng mga senador para ipaliwanag sa kanila itong stand ninyo at ng DOTR at ng maraming nakikisa na isulong at ituloy po itong programang ito, Yusek? Alam mo, pagkatapos pa lang ng hearing, nung naglahat nga yung ating butihing Senate President Escudero sa kanyang gustong mangyari, agarang nagpagawa ng sulat yung ating secretary for the department at naibigay po to sa opisina ni Senator Senate President Escudero para po mailahad ang totoong kwento, ang mga developments, ang mga ginawa na, ang mga gagawin pa para po hindi tayo magka-problema ng komunikasyon. That was precisely the objective of the letter and I do believe very clear po sa sulat na yon na gumaganda at kailangan pa magtulungan po para lalo po maging mas pakinabang to sa ating mga commuters. May reaction na po ba, Otogon, ang tanggapan o mismong si Senate President Escudero? Sa aking panig po at sa pagkaalam ko, wala po po kung alam na sagot or anything from the Senate President. So kami naman po sa aming parte, sabi nga ng Presidente, tuloy lang po yung ating programa, which is a very good program for our commuters po. At mukhang binabanggit na rin po mismo ng LTO, ng DOTR mismo, Kalihim, ano po, Yusek Ortega, correct me if I'm wrong, na talagang tuloy ang programa unless mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magsasabing stop muna. Yes, otherwise wala po kaming magagawa or gagawin. Instead, yung utos sa amin, yung dapat namin gawin, and truly, we believe this is very important po sa ating lahat. Yusek, anong po ba particular na binabanggit ng mga tutol na ano, ang problemang particular na binabanggit para wag mo nang ituloy itong programang ito?
Sa totoo lang, if I may, dalawang grupo na lang po ang natitira sa daang-daang organisasyon sa sektor ng transportasyon. And I think it bottom lines to one thing. Ayaw po nila mag-consolidate. Ayaw po nila sumama sa pinaka one of the biggest requirement ng programa, which we believe is very important, dahil iyon po ang kailangan para lalong lumakas yung mga grupo ng drivers and operators. And I think, John, pumunta na sila sa Korte Suprema. So the fact na nasa Korte Suprema na ang kanilang hinaing, I think it's just fair na sa kanila, hintayin nila yung decision ng Supreme Court. And then on our part, tuloy-tuloy po tayo dito sa programa. So yun ang stand ninyo, Yusek Ortega, at ng departamento, na habang hinihintay po yung decision ng kataas-taasang hukuman, ituloy ang programa. Ay, definitely po. Talagang dapat at kami po ay itutuloy itong programa. Yusek, ang isa po sa alam kong hinanaing din ng mga kumukontra sa PUV modernization ay yung napaulat na mukhang imported na mga unit ang may bibigyang prioridad at hindi yung disenyong original ng mga Pilipinong kababayan natin. Totoo po ba ito, Yusek Ortega? Una-una, John, paulit-ulit na po yung nalalahad nung isang taon pa po yan. Opo. At paulit-ulit naman naming sinasagot. Unang-una po, more than half na mga manufacturers o yung ating nakikitang sasakyan na modern ay locally manufactured. Pangalawa po, wala po sa departamento ang influence o nagsasaad na ito ang dapat bilihin. We give the freedom to our transpo sector. Sila po ang namimili. Sila po kung ano ang gusto nila. And in fact, ang ginawa po natin sa department, sa order tungkol dito, eh nilahat pa nga namin, we encourage na meron dapat iconic design dapat yung mga sasakyan para mabuhay po yung ating mga jeepney in whatever form, sa kulay, sa hugis. Hindi po natin pwedeng mawala yon, but we cannot impose naman po. Decision po nila yan. Apo. And to think na ang talagang isa po sa mga ikangay ipinagmamalaki nating sa buong mundo ay yung pagiging original po ng tinatawag na jeepney. Di po ba? Tama po yon. Kaya nga siguro misinformation, maling information. Ang gusto ko lang po iparating, ang departamento ay para sa Pilipino, para sa atin po to. It is, we are one and we cannot do things that is not for the Filipino people. Pero ang kailangan po iklaro natin dito always is the information na maayos po. And to think po, tama po ba yung pagkakaintindi ko, Yusek Ortega, na minority na lang at majority ng mga ikangay transport group, pabor na dito sa programang ito? Tama po ba, Yusek? Unang-una, kung consolidation ang pag-uusapan, more than 83% ay sumama na po. Apo. Kung grupo na lamang ang pag-uusapan, dalawa na lang po ang alam naming grupo na nag-o-oppose at daan-daan po ng kooperatiba, korporasyon ay kasama na po sa programa. At siguro po, if I may say, parang paulit-ulit na lang po yung sinasabi nila. Oo nga po. Siguro po, it is now becoming unfair to the Filipino commuters yung nangyayari. Siguro po, hintayin nila ang decision sa Supreme Court, tuloy ang programa ng gobyerno, ngunit tuloy naman po ang pag-uusap ng kahit anong sektor to help truly the program and the sector ng transportasyon. Apo, Yusek Ortega, sorry for asking, pero may nakikita ka bang namumuliti ka, quote-unquote, dito sa programang ito? Siguro po, it would be unfair na for me to react sa ganong katangunungan. Kayo na lang po ang nakakakita. Ngunit siguro naman po, to be really fair to all, the Senate, Congress, kami sa executive, kayo sa private, I think we are all one na mapaganda yung programa. Siguro it's just the matter ng proseso na kailangan tayong mag-agree. Pero I think we have to be focused on helping our commuters po. Alright. Nasa inyo po ang pagkakataon, Yusek Ortega. Baka may karagdagang impormasyon pa po kayo at detalye na nakaligtaan kong itanong. Go ahead, sir. Message po. Siguro sa ating napakalaking sektor ng transportasyon, tuloy ang programa. We are one in this program na mapaganda.
at matulungan ang mga commuters. To everybody, ang DOTR po ay willing na makipag-usap, mag-ayusan at mapaganda lalo and look for solutions to improve the program. So at the end of the day, we are just one country, we are just one people. Siguro po, let us continue the program. Alam naman natin na karapat-dapat po ito. Apo, with that, at Ayusek Ortega, mananatili pong bukas ang programa at himpilang ito for update sa inyo pong hanay. Maraming salamat po. Good morning at good luck po. Maraming salamat, John, at magandang umaga sa ating lahat. Good Apo. Morning po. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, kabalitaan, si DOTR Undersecretary Andy Ortega. Pasada balita! Sa pagkakataong ito, tumanggap naman tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mga senador, nagbigay pugay kay Carlo Yulo na nakasungkit ng 2 medalyang ginto sa Paris Olympics. Detalye mula kay Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Karangalan sa lahing Pilipino. Ito ay kay Senate Committee on Sports at Committee on Youth Chairman Senator Bongo ang inihatid sa bansa at sambayanang Pilipino ni Carlos Yulo makaraang siya ang tanghaling 2024 Paris Olympic champion sa men's artistic gymnastic floor exercise. Giit ni Senator Go ang pinamuna gold medal ni Yulo sa Olympic ay nagbigay ng malaking karangalan sa buong sambayanan. Isa niyang malaking dahilan para mas lalong magkaisa ang mga Pinoy sa panahong sinusubok ang katatagan na ating mga mamamayan dahil sa mga hamon ng panahon. Nangako si Senator Go na patuloy niyang susuportahan ang mga katulad ni Yulo at mga kabataang Pinoy na nais ding maging kampiyon sa mga susunod na panahon. Isa din anya itong hamon para ipagpatuloy pa at mas palakasin ang ating mga programa sa larangan ng palakasan upang mabigyan ng pagkakataon at inspirasyon na iba pang atleta na maipakita ang kanilang gilas at magwagi hindi lamang sa sports kung hindi sa anumang larangan kanilang pipiliin. Nagbigay pugay naman Senator Nancy Binay kay Yulo bilang unang gymnast gold medalist ng bansa. Ayon kay Senator Binay, isang bansa ang nakiiyak, nakihiyaw at nakipalakpak sa makasaysayang araw ni Yulo sa Paris Olympic. Pinasalamatan ni Senator Binay si Yulo dahil mula na hindi ito maging huling ginto na makamit ang ating mga atleta sa Paris Olympic. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada balita! Samantala, heroes welcome para kay Carlos Yulo, pinaghahandaan na ng lungsod ng Maynila. Detalye mula kay Patrol 5, Ayayo Pangko. Pinaghahandaan na ng lungsod ng Maynila yung heroes welcome para kay Carlos Yulo. Makaraang makasungkit ito ng 2 gintong medalya para sa Paris 2024 Olympics. Sinabi ni Manila Mayor Hanin Lacuna Pangan at Manila 3rd District Congressman Joel Chua na sobrang proud at happy sila sa panalo ni Yulo dahil ito ay isang Manilenyo. Ayon kay Mayor Hanin Lacuna, isang bonggang heroes welcome ang ibibigay nila kay Caloy at sa lahat ng Paris Olympians sa kanilang pagbabalik sa bansa. Bukod dito, sinabi ng alkalde, Ayayo Pangko para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada balita! Bago lamang po sa ilang mga detalye pa ng ulat sa labas ng himpilan, meron lamang ako i-raise, no? Kasi bukod po dun sa iba't ibang natatanggap na bonus at regalo ng ating mga Olympians, meron pong nag-raise na nasa batas daw po na automatic 10 million pesos ang makukuha ng makagigintong medalya. So yung po ba, ang question ko lang, yung po bang 10 million na yon maibibigay automatically at bukod pa po ba yon sa iniaalok or ibibigay ng mababang kapulungan na 3 million pesos? At isa pa po, bukod po doon sa mga nakagintong medalya, which is Carlos Yulo, huwag naman po natin pabayaan yung maka-silver at yung naka-bronze at yung mga inaabangan pa natin na posibleng makakuha ng medalya.
Okay? Pero siyempre lahat yan, bibigyan natin ng ano, ng ikang ay parangal. At isa pang hirit po, ha? Pasensya na ha. Huwag po sanang magaya kay Onyok Velasco, itong mga atleta natin ito. Nabuwis buhay, dugo, pawis, at ikang ay pamilya. Pati love life, lahat po isinakripisyo para makakuha ng ganitong karangalan. Hindi lamang po para sa kanilang sarili at pamilya, pero higit sa lahat, para sa ating bansa. Samantala, sa iba pang detalye ng mga balita, National Expenditure Program para sa 2025. Sisimulan ng talakayin ng Kamara ngayong araw. Detalye mula kay Partner 30, Jelly Mendez. Sisimulan ng talakayin ng Kamara ngayong araw ang budget briefing para sa 6.352 trillion pesos ng 2025 National Expenditure Program na isinumite ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso noong nakaraang linggo. Unang gaharap sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ang apat na ahensyang miyembro ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Ang apat na miyembro ng economic team ang gaharap upang ilatag ang estado ng ekonomiya at ang macroeconomic assumptions na ginamit na batayan sa pagbuo ng panukalang budget para sa 2025. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nais niya at ng kanyang mga kapwa mambabatas na malaman mula sa economic managers kung paano mapapanatili ang paglago ng ekonomiya ng bansa at kung paano ito mapapakinabangan ng taong bayan. Tiniyak naman ni Speaker Martin Romualdez na matutugunan ang patuloy na pagpapaunlad ng bansa, gayon din ang masolusyonan ang mga problemang kinakaharap ng ating mga kababayan. Plano ng House Leader na mataasan ang alokasyon sa mga serbisyo at programa para sa mga mahihirap. Anya kayang pagsabayin ng mga mambabatas ang pagtatalakay sa budget, iba pang legislative work at maging ang pag-ikot ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair dahil masisipag ang mga mambabatas. Una nang sinabi ng lider ng Kamara na aaprubahan ang panukalang pondo bago mag-recess ang sesyon ng Kongreso sa susunod na buwan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada balita! Samantalang Pangulong Marcos nagtalaga ng ilang opisyal sa DepEd at ibang o iba pang ahensya ng pamahalaan. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Naglagay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga bagong opisyal sa DepEd o Department of Education kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ng ilang matataas na opisyal ang ahensya na sinimulan ni Vice President Sara Duterte bilang hepe ng DepEd. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, itinilaga ni PBBM sina Peter Irving Corvera, Trigib Oliver at Meljan Versosa bilang undersecretaries ng DepEd at Malcolm Garma bilang Assistant Secretary. Kasabay nito'y pinangalanan din ni PBBM sina Luis Carlos bilang Postmaster General at Chief Executive Officer ng Philippine Postal Corporation. John De Leon bilang Executive Director ng PhilRise, former Quezon City Representative Winnie Castelo bilang Chairman ng Philippine Pharma Procurement Incorporated at Roberto Diciembre bilang Executive Director ng MTRCB. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa Himpilang. Bilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada balita! Hoy, oras! Oras sa hudya, 32 minuto na makalipas ang ikapito ng AM. Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Pasada! Pasada! Balita! Sa detalye pa ng ating headlines, nag-alok ng 20 milyong piso ang Kingdom of Jesus Christ sa makapagbibigay ng impormasyon sa nagbigay ng pabuya sa DILG para sa makapagtuturo ng kinaroroonan ni Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Attorney Israelito Torion, Legal Counsel ng KOJC, labag sa batas ang pagtanggap ng pera ng DILG kung saan hindi maaaring tumanggap ng anumang klaseng monetary value ang mga public official at mga empleyado na may kaugnayan sa kanilang mga trabaho. Nilinaw naman ang legal counsel na nagmula ang nasabing 20 million pesos reward sa 7 milyong miyembro ng KOJC sa buong mundo. Pasada balita!
Politika naman ang itinurong dahilan ni Senador Ronald De La Rosa kung bakit urong sulong ang paninindigan ng pamahalaan kaugnay sa posibleng panghimasok ng International Criminal Court sa bansa para imbestigahan ang war on drugs ng Duterte administration. Ayon sa senador, para nito ng kasalukuyang liderato para burahin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa larangan ng politika. Dagdag pa ni o igit pa ni Senator De La Rosa na sa tinagal-tagal na ng issue, kaduda-duda na saka ito kakalkalin kung kailan malapit na ang eleksyon. Politics. They want to delete the face of their perceived political opposition na yung mga Dutertes and allies. Gusto lang maubos, katagal na ang isyo na yan kung kailan mag-election, saka na naman nag-iingay. Pati si Inday Sara, pinipilit nila na ipidamay dyan sa war on drugs. Na ano bang pakialam ni Vice President Inday Sara Duterte sa war on drugs? Bakit pinipilit nilang idamay? Wala namang pakialam. Dahil gusto lang talaga nila na i-erase yung mga Duterte dito sa political face. Sa kabila nito, tiniyak naman ang senador na hindi maghihiganti ang mga Duterte na anya hindi naman gahaman sa kapangyarihan. Hindi naman tayo nag-isip ng mangyayaring hindi maganda. Ang Duterte brand of politics naman ay pahayaan ang taong bayan. Kung anong gusto ng taong bayan. Hindi sila yung nagmamanipulate sa taong bayan para makuha nila kung anong gusto nila. In fact, ayaw nga tumakbo ni Pangulong Duterte noon, di ba? Pero pinipilit siya ng mga tao na tumakbo. Kaya napilitan tumakbo. Naging presidente. Si Vice Presidente Inday Sara Duterte noon, gustong-gusto nilang patakbo ng presidente. Pero because napakiusapan ng mga Marcos na mag-unitim sa so mag-busy ka na lang. So nag-busy siya. Hindi talaga sila political animal na talagang to the bones na gustong-gustong manatili sa poder at gustong hawakan ng gobyerno. Yan po ang tinig ni Senator Ronald De La Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa panayam ng DWIZ. Pasada balita! Kinwestiyon naman ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon ang sobra-sobra anyang security personnel na nakatalaga kay Vice President Sara Duterte. Ibinunyag ni Secretary Gadon na sa nakalipas na 2 taon, mahigit 400 pulis ang nagsisilbi sa pangalawang pangulo bago pa ang pagtatanggal ng 75 personnel kamakailan lamang. Sinabi pa ng kalihim na sa halip na gastahin ang mahigit 500 milyong pisong pondo ng bayan para sa security detail ng Vice Presidente. Dapat ginamit na lamang ito para matulungan ang mahihirap na Pilipino. Sa kabila nito, nilinaw naman ang opisyal na hindi niya pinipersonal si VP Sara at nais lamang niyang magbigay o mabigyang katwiran kung bakit ito kailangan ng napakaraming tauhan para magbantay sa kanyang seguridad. Pasada balita! Tiniyak naman ang liderato ng Kamara na mapupondohan ang mga proyekto at programa sa ilalim ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na taon. Sa kanyang pagdalo sa BPSF Eastern Visayas sa Tacloban City, Leyte, iginit ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkakaisa at pagnanais sa mga miyembro ng Kamara na suportahan ang inisyatibo ni Pangulong Marcos. Una nang kinumpirma ng leader ng Kamara, nasisimula na ng mababang kapulungan ng deliberasyon sa panukalang 6.352 trillion peso proposed national budget sa mga susunod na araw. Pasada balita! Hinimok naman ni Senate Committee on Electoral Reforms Chairperson Aimee Marcos si COMELEC Chairman George Garcia na patunayang mali ang aligasyong meron siyang offshore bank accounts sa Cayman Islands. Ayon sa senador, hindi maganda ang mga nangyayari dahil posible itong makaapekto sa midterm election sa 2025. Masagwaan niya, pumawalan palalo ng tiwala at kumpiyansa ang publiko sa COMELEC dahil sa mga aligasyong dayaan sa mga nakalipas na halalan. Hinikayat din ni Senator Marcos si COMELEC Chairman Garcia na ipagtanggol ang kanyang sarili mula naman sa mga akusasyon ni Sagip Buhay Party List Representative Rodante Marcoleta. Samantala, inihain naman ng senador ang panukalang dagdagan ng 1 taon ang compulsory retirement age para sa PNP upang matiyak ang pagpapatuloy at stability ng liderato maging ng kausayan ng pambansang pulisya. Pasada balita!
Samantala, binisita ng mga leader ng Kamara ang headquarters ng 11th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Chudolfo Bautista sa Holosulu. Pinangunahan nito ni House Speaker Martin Romualdez kasama sina Majority Leader Jose Dalipe ng Zamboanga City, Congressman Jose Aquino, Toby Chanco, at Sulu Governor Sakurutan at dating Congressman Munir Arbison ng Sulu. Matapos bigyan ng arrival honors, pinapurihan naman ang nasabing mga mambabatas ang katapangan ng mga sundalo kasabay ng pagtiyaka sa mga ito na popondohan ng Kongreso ang konstruksyon at pagsasaayos ng kanilang mga baraks. Kasada Balita! Samantala, aabot sa mahigit 4,300 rims ng smuggled na yosi na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos ang nasabat ng Bureau of Customs Port of Cagayan de Oro sa mga bayan ng Kapatagan at Sultan Naga Dimaporo, Lanao del Norte. Sa mga nakumpiskang yosi sa Kapatagan ay ibinigay sa kustudiya ng BOC SAV Port of Ilagan noong July 8 habang ang naharang sa Sultan Naga Dimaporo ibinigay naman noong July 11. Ang mga sigarilyo at sasakyan na ginamit sa pagpapadala ng mga kontrabando ay kinumpiska alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act at National Tobacco Administration Rules and Regulations. Tiniyak naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na paigtingin ng adwana ang inisyantibo nitong makipag-ugnayan sa iba't ibang law enforcement agencies na mahalaga upang magampanan ang kanilang misyon na bantayan ang mga border ng bansa laban sa illegal trade tulad na lamang ng pagpupuslit ng yosi. Kasada Balita! Oras sa hudyat! 13 minuto na lamang, alas 8 na po ng umaga. Kasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, puspusa na ang paghahanap at monitoring ng Philippine National Police sa mga lugar na posibleng puntahan at pagtaguan ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Binigyan din ni PNPPIO Chief Colonel Jean Fajardo na pursigido ang kanilang hanay na mahanap ang suspendidong alkalde na ayon sa Bureau of Immigration ay wala pang indikasyong nakalabas na ng bansa. Gayunman, binigyan din ni Colonel Fajardo na maingat sila sa mga impormasyon na kanilang natatanggap kaya't kanila munang ibine-verify ang mga ito. Kasada Balita! Itinaas na ng Department of Foreign Affairs sa Crisis Alert Level 1 sa Bangladesh dahil sa patuloy na kaguluhan doon. Ito'y sa gitna pa rin ang panawagan ng mga rallyista na mag-resign na ang kanilang Prime Minister at panawagan ng hostisya para sa pamilya ng mahigit 150 namatay noong nakaraang buwan dahil sa umiiral na job quota system. Ayon sa DFA, ligtas ang halos 700 Filipino na nagtatrabaho sa nasabing bansa, pero inabisuhan naman na ang mga ito na maging mapagmatsyag at huwag na munang lumabas kung kinakailangan. Kasada Balita! Oy, oras na para sa Sports Update! Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga! Dito ulit para kay Caloy Yulo. Nagantay ang Pilipinas ng halos 100 taon para makuha ang ating unang gintong medalya sa Olympics. Si Yulo ay nakakuha ng 2 gintong medalya sa pagitan ng 2 araw. Nang ibabaw si Caloy sa vault final ng 2024 Paris Olympics Men's Artistic Gymnastics Competition para matapos ang makasaysayan niyang kampanya sa Bercy Arena. Si Yulo ang unang Pilipinong nakakuha ng multiple gold medals sa Olympics pagkatapos niyang manalo sa floor exercise final noong Sabado para sa unang medalya ng Pilipinas sa larangan ng gymnastics. Umiscore si Yulo ng 15.166 average dahil sa kanyang unang vault na 15.433 at nagtapos siya ng Kasamatsu double twist sa tala ng 14.800. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada! Balita! Balitang pangkalakalan.
Inaasahan ng Bureau of Internal Revenue ang bilyon-bilyong pisong buwis na makokolekta mula sa lumalaking e-marketplace industry matapos isailalim ang online sellers sa withdraw o withholding tax system. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., hindi pa makapagbibigay ang BIR ng pagtaya kung magkano talaga ang makokolekta sa pagpapataw ng withholding tax sa mga online seller. Matatanda ang July 15 nang magpataw ng tax o buwis sa merchants sa e-marketplaces. Ang withholding tax ay ang halaga ng mga wini-withhold sa isang negosyo sa pagbabayad sa good or services na direktang nire-remit ng pamahalaan o sa pamahalaan sa ngalan ng suppliers o employees. Pagkasada balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Sumampa na sa mahigit 43 katao ang patay habang mahigit 100 ang sugatan sa muling pagprotesta ng libu-libong mga rallyista sa Bangladesh. Nagpapatuloy ang kaguluhan sa bansa kasunod ng umiiral na job quota system sa gitna ng mataas na bilang ng mga walang trabaho. Panawagan naman ang mga rallyista mag-resign na sa pwesto ang kanilang Prime Minister na si Sheikh Hasina dahil hindi na makatarungan ang ginagawang mandato nito. Matatanda ang mahigit 100 ang namatay sa unang protesta ng mga estudyante sa nasabing bansa. Una na rin nagpatupad ng nationwide curfew at nag-deploy na rin ng mga militar para sa iba't ibang lugar habang pinutol din muna ang internet at text service sa Dhaka, Bangladesh. Pagkasada balita! Sa ating good news, nag-uwi ng 17 medalya. Ba, dami nito ah. Ang mga Filipino students sa katatapos pa lamang na International Mathematics Competition sa India. Ayon sa Mathematics Trainers Guild Philippines, nasungkit ng Filipino team ang 3 silver, 7 bronze at 7 merit medals. Kabilang sa mga nakalaban ng Pilipinas sa Math Wizards, ang 30 iba pa o ng 30 iba pang mga bansa sa buong mundo. Pagkasada balita! Next time, pakibanggit natin yung pangalan ng ating Filipino team na lumaban sa mga ganitong klase ng competition. Congratulations, mga kababayan. Hindi lamang sa Olympics magaling talaga mga Filipino. Sa iba't ibang larangan, magaling talaga yan. Kaya lang yung iba, nagagamit sa kabalbalan yung kagalingan. Pero congratulations, ha? At dun po sa mga Filipino athletes na patuloy na sasabak sa 2024 Paris Olympics, good luck sa inyo, ha? At alam naman natin na ang inyong paki talaga ay hindi lamang para sa personal at pampamilya niyong karangalan, kundi upang mabigyan ng karangalan ang ating minamahal na bansa, ang Pilipinas! Pagkasada balita! Bago lamang ko tuloy magpaalam, ha, yung pong sa mga ikangay nasa gobyerno, pakinggan lamang po natin yung hinaing ng mga posibleng maapektuhan ng sinasabing paglilipat ng malaking halaga mula sa PhilHealth tungo sa ilang mga proyekto o programa ng pamahalaan. Dahil meron na pong mga nababanggit sa social media na mukhang may mga ospital at pasyente po ang umaaray na. Dahil ang binabanggit, mukhang wala na raw pong pondo ang kanilang mga tanggapan. O ang mismong ospital, kaya't hindi na po makatanggap ng karagdagang mga pasyente. At sumayin niyo po ang Monday edition ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Banyes. Antabayanan na po ang Karambola. Oras, eksakto yung punto, alas 8 na ng umaga, oh. You know. Bawal!
walang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.